Nagkakampo umano ang isang grupo ng sundalo sa ilang mga komunidad sa Surigao del Sur. Ang mga residente takot sa presensya ng mga sundalo. Pinangangambahan naman nila na pati ang mga klase makansela dahil sa di umano'y pananakot. Magsasaka ang Lumad Manobo na Simon, hindi niya tunay na pangalan. Takot raw ang nararamdaman nila dahil inuugnay ang kanilang organisasyon ng mga magsasaka sa New People's Army o NPA na considered as a terrorist group ng gobyerno. Kasi kadalasan doon sa amin, mga membro at mga leader namin sa aming komunidad, so, halos lahat ay pinaratangan ng mga gawang kaso. Kaya apektado maging ang kanilang pamumuhay at kabuhayan. Apektado na yung pagpunta namin sa aming sakahan dahil natatakot kami baka kali makasalubong kami ng mga militar. Kaya yung mga tao, unti-unti nang lumilipat dahil sa nararanasan no, sa mga trauma. Nitong Mayo raw unang napansin ang pagdating ng 3rd Special Forces Battalion ng Philippine Army sa mga komunidad na ito sa Surigao del Sur. July 11, dumating yung mas maraming mga tropa na sila yung nagpupondo ngayon. Nag-i-encamp doon sa mga community. Yun yung dahilan kung bakit din tatakot to yung mga tao na lalo na hinahanap yung mga leaders, no? Mga leaders sa community, hinahanap yung mga teachers, tapos tinatakot na wag suportahan yung mga eskwelahan, no? Yung mga Lumad dahil babansagan din silang mga terrorista. Volunteer teacher sa mga Lumad si Mar, hindi niya tunay na pangalan. Nagtuturo siya sa ALCADEV o Alternative Learning Center for Agriculture and Livelihood Development. Pati raw silang mga guro, pinagbibintangang terorista. Pumunta no, yung 3rd Special Forces Battalion doon sa aming mga school buildings. Tapos pinagsisipa nila yung mga pintuan na. Mismo tangkaan nila nga sipain, tapos dala nila yung mga armas nila, tapos pinikturan, pinidyuhan. No? So ito yung mga pinangangabahan namin, no? Kasi kung ano na yung mga kwento ang mga gagawin nila. Ngayong may pandemic, hindi raw kaya ng mga Lumad communities ang online learning. Blended o modular learning ang angkop sa kalagayan ng kanilang komunidad. Kaya lang dahil daw sa takot na nararamdaman ng mga residente, baka pati ang kanilang pagtuturo ay hindi matuloy. Yung mismong pananakot pa lang nila, madadakpin ng mga guro ng mga Lumad schools, isa na siyang malaking hadlang no, doon sa pagpapatuloy ng mga classes. No? Bukod umano sa pananakot, may iba pang paglabag na ginagawa ang mga sundalo. Sila naglagay ng kanilang mga gamit, doon na rin sila natulog. Minsan hindi nagpapaalam na pumapasok sa mga bahay, tapos bubuksan yung mga kurtina. May mga estudyante kami na nag-report na sa amin na nakaranas din sila ng mga iba't-ibang klase ng verbal at sexual harassment sa mga sundalo. Yung isang estudyante namin, sinabihan siya na, ay, eto gusto ko ng mga Lumad, eto yung liligawan ko kasi hindi ito sanay humalik eh. Virgin pa to, sigurado. Pati raw ang health protocols ngayong may COVID-19 pandemic, hindi na rin sinusunod ng mga sundalo. Isa pang mahirap doon, yung pag-house to house nila. So pinupuntahan nila yung mga tao. Kahit yung mga elders na very vulnerable no, sa COVID-19, kinakausap nila na walang face mask. Physical distancing, iba pa, hindi rin nila sinusunod. Yun yung pinangambanahan din ng mga tao. No? Baka sila na yung magdala ng COVID doon sa mga komunidad. Hindi raw encampment, kundi community support program ang ginagawa ng mga sundalo. We're identified as conflict-affected sitios. Ang mga IPs natin, pag dumating ang government, ang mindset nila na intruders na hindi dapat. So, ang gagawin lang natin doon, as the security part of the security sector, we will conduct the community support program to conduct information and education drives and campaigns para dun sa mga talagang programa ng gobyerno para dun sa IP community. Parte raw ng ginagawa nila ay paghanap sa mga miyembro ng terrorist groups. Ayon kay Lieutenant Punsalan, isa ang ALCADEV sa mga kinoconsider nila na nagtitrain ng mga NPA. Dahil meron silang mga itinayong schools doon na hindi vetted accredited, sinikad advantage nila yun at sa recruitment hub, mga recruitment centers para makapag-develop sila ng mga batang mga IPs maging armado din. Based yan sa first-hand account, testimonies ng former rebels natin, ng IP leaders natin, yung legitimate IP leaders na na-registered sa ating National Commission on Indigenous People and yung mga tao mismo. Bagay na tinututulan ni Mar. Kinapan din na namin no, yung pagkatag ng mga terorista doon sa mga teachers namin, pagkatag ng mga terorista doon sa mga Lumad leaders, at saka yung pagkasampan ng mga gawagawang kaso. Itinanggi rin ni Lieutenant Punsalan ang mga alegasyon na nilalabag nila ang karapatan ng mga Lumad. Of course, hindi totoo yung sinasabi nila na pumapasok ng walang paalam. Foolish na lang talaga kami kung gagawin namin yan kasi hindi natin ma-achieve yung aim natin
British yung peace and development niya. Nag-iingat din daw ang mga sundalo kahit na may mga pagkakataong hindi sila naka-face mask. And we are following the protocol kasi member tayo ng IATF. Kung walang face mask, syempre, we are on the security patrol mode. Malayo naman tayo sa mga tao at hindi tayo lumalapit ng basta-basta sa kanila dahil nga may protocol. Well, unang-una kasi sa lahat, ano, yung mga lumads, they're being caught in the crossfire between the NPA and the military. The military can essentially do what it's doing, assuming that peace and security is being threatened. However, it should be done in a manner that is respectful of the rights of the lumads. Hindi rin daw ligtas ang mga sundalo kung mapapatunayang may mga paglabag silang ginawa. So kung mayroong mga larawan na nakunan, kung mayroong mga object evidence mismo na naiwan, ano, at more importantly, yung kanilang testimonya. Again, the anti-terror law should not be based on conjectures. They should be based on reliable pieces of evidence. Panawagan ng mga lumad. Igalang talaga ang karapatan sa sarili naming pagpapasya bilang isang lumad at igalang yung karapatan namin sa lupang ninuno. Sumasang-ayon naman kami kung sa tingin namin ay makabubuti para sa aming tribo. So dapat yun na lang ang gawin ng ating gobyerno na suportahan na lang ito at hindi na akusahan pa at hindi na irritab. Hindi pa rin dapat mawala ang karapatan ng bawat isa kahit na may di pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang grupo. Huwag sanang maipit ang mga inosenteng tao at maparusahan sa hindi naman nila kasalanan. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.